Hi everyone! Welcome to my kitchen. Today's video, i-share ko sa inyo ang isang recipe ng simple snack na ating gagawin for today. So before we start, kung bago kayo sa aking channel, don't forget to click the subscribe button and click the notification bell para updated sa mga videos. So in today's video, meron tayong special guest na favorite ang snack na to. So gusto niya daw sumama sa video na to at siya ang mag-i-introduce ng ating ingredients para sa ating merienda recipe for today. So, let's welcome our special guest, Ray Ryan. So, guys, eto ang aking bunso na mahilig din magluto. So, siya ang aking katukatulong kapag gumagawa ako ng mga very simple snack na favorite niya. So, ito kasing gagawin natin ay favorite niya, kaya naisip niyang siya daw ang mag-i-introduce ng mga ingredients for today. So, ayan, ito na ang ating mga ingredients sa paggawa ng ating glutinous rice balls. White sugar, brown sugar, water, oil, glutinous rice, makapuno strings, at optional ang ating cheese. So, ayan lang ang ating ingredients for today. So, medyo affordable at madali siyang hanapin. So, ayan. Thank you, Ray, sa pagsama sa akin, sa pag-introduce ng ating mga ingredients for today. Say bye-bye na. So, ayan. Pwede na tayong mag-start. First, meron ako dito makapuno strings. Pero kung meron kayong buko na ginagamit yung pang buko salad, pwedeng yun ang gamitin nyo. Ako, ito lang ang ginamit ko kasi meron akong nakatagong makapuno string sa ref. Kukuha tayo ng mga tatlong kutsara. Yung kanyang syrup, hindi ko sinasama. Yung mga string lang ang kinukuha ko. Kasi mag-a-add siya ng tamis sa ating gagawing glutinous rice balls. Kaya kung meron kayong buko, pwedeng buko ang ilagay nyo. Ito na yung ating makapuno string. So, ang gagawin ko, chachap ko siya ng medyo maliliit. Pwede nyong dagdagan kung gusto nyong madami-dami yung makapuno strings nyo. Nililiitan ko siya kasi mamaya pag binilog-bilog ko, mas madali siyang bilog-bilogin na maliliit yung makapuno. Ayaw ko naman siyang i-blender kasi mapipino siya. So, dapat meron pa din tayong makakagat na makapuno meat. Available cheese ko ngayon. So, mga 1/4 lang ng isang buong.
sugar. Pag kaunti lang ang ginagawa nyo, itong ginagawa kong paglalagay ng brown sugar, pwede ito ang gawin nyo. Pero pag maramihan, mag-separate kayo ng isang kawali, tapos din mo punawin ang brown sugar. Lang yung tamis ng glutinous rice mixture natin. Hindi siya masyado matamis. So, depende sa inyo ang brown sugar na ilalagay niyo pag luto na yung glutinous rice.